Manalo o matalo, Dear Uge, ako'y tinungan mo. Tumigil nga kayo dyan! Melanie, hi! Hindi ko alam, sumusunod ka pala sa amin. Hello! Karen, baka akala mo hindi ko alam yung mga pinagkakakalat mo tungkol sa akin. Ha? Ako? Nagmamaang-maangan ka pa. May anak akong tao. Hindi ako malanding babae. Marumi lang talaga ang utak mo. Melanie, sorry ulit sa istorbo. Gusto ko lang sanang ibalik sa YouTube. Mga panty? Oo nga, mga panty. Madaming panty, Dear Uge! Oo, madaming panty. Ano ba naman ang hindi ko? Bingi ka ba? Nagulat lang ako, Dear Uge. Tungkol ba sa panty ang kwentuhan? Ayan, basta panty natataranta ka. Hindi ito tungkol sa mga panty. Ang kwentuhan natin ngayon, mga loyal viewers, ay tungkol sa mga chismis. Chismis na mga magkakapit-bahay. Katulad yan, narinig mo lang yung panty. Akala mo tungkol na sa panty. Kailangan nalalaman nyo yung totoong istorya bago kayo ma-excite sa mga naririnig nyo lang. Ay, Dear Uge, kasi iririgalo ko ito. Di ba yung panty? Ah, ganun ba? O, ay, simulan ko simulan na, mo na. No? Excited na ako, Dear Uge. Excited ka, no? Mabuti ka pa excited. Yung isa dyan, hindi yata interesado. Divine? Okay ka lang ba? Parang may sakit ka ba, Pangga? Nakainom ka ba ng gamot? Dear Uge, nag-aalala ako. Hindi, hayaan mo na. Kasi ganyan talaga, nung bata pa yan, natipos. Huh? Oo, tuwing tag-ulan, sinusumpong. Hayaan mo na, gagaling din yan. Oo, simulan na natin itong kwentuhan natin. Natukos sa... Attention, mga regular na tao. Huh? Regular? Ordinaryong tao. Ordinaryong tao? Mga taong walang dating. Sige na, ano ba yung i-announce? Magbigay pugay sa pagdating ng kataas-taasan, kagalang-galangan, kaganda-gandahan, at kayaman-yamanan, Madam So Very! Ay, bilisan niyo po kasi mahuhuli na tayo sa kwentuhan. Ito na nga, oh, magsisimula na tayo. So, tungkol saan ba yung story mo? Tungkol sa panty! Hindi po. Tungkol po ito sa chismisa ng mga magkakapit-bahay. Masaya po ito! Sigurado sana ako. Naman so very ka nang mag-ready dyan sa pagbabasa mo. Yes, hindi madam. Gaya nung iba dyan. Ay! Ano, nagkasakit ka na? Mabuti nga yan, tahimik lang siya. Kasi chismosa niya. Ingit therapist. Sisimulan ko na po. Sige na, bilis na nga. Magkasa ka na. Paano ko itong mababasa, itinatakpan ninyo? Mapilit lang ako. Ano ba ang gagawin ko kung kahit panay ang iwas ko sa chismis, ay hinahabol ako nito? Mapilit lang. Ayun, isang ma naman, hindi mo naman ako kailangan hinatid pa dito eh. Ito rin naman yung way ko papunta dun sa grocery. At saka, syempre, gusto ko rin naman makita kung saan ka nag-gym. Malay mo, magpa-member din ako dito. 2 years na akong hiwalay sa babaerong mister ko, Dear Uge. Pero hanggang ngayon, I'm still adjusting na kami na lang dalawa ng anak ko. Ayokong magkaroon ng insecurity si Marco dahil sa nagawa ng daddy niya. Kaya naman ginagawa ko ang lahat na maging good role model kay Marco. Wala akong kamalay-malay na lahat ng paghihirap kong yon ay sisirain ng chismosa kong kapitbahay. Sure ka okay itong supplements na kinuha ko para sa anak ko, ha? Yes po, ma'am. Okay. Pag dumating na yung order ko, eto, tawagan mo itong number na to, ha? Ito yung number. Iniisip ko palagi si Marco sa lahat ng ginagawa ko. Tapos, pag ano dumating, ha, bilisan mo, ha? Tawagan mo kaagad ako, kundi hindi ko babayaran yan. Save mo na ba? Okay. Save mo, huwag mawawala. Pero iba pala ang iniisip ni Karen sa ginagawa ko.
Kahit nga hindi ako active sa sports, kailangan kong maging active para masabayan ko si Marco. Okay ka lang? Hindi. Buti pa umawa ka sa akin. Aray! Dito tayo, dito tayo. Aray! Uy, mga Mars, may balita ako sa inyo. Juicy, juicy tungkol kay Melanie. Nako, mga Mars, sa palagay kaya niya, eh magiging proud ang anak niya sa pinaggagawa niya. Bakit? Ito na nga, nakita ko siya dito mismo sa gym kung saan nag-gym yung anak niya. Nakikipaglandian siya. At huwag ka, hindi pa siya nakontento doon naman sa labas, sa kalsada. Nakikipaglandian din sa ibon luluki. At take note, mas mata sa kanya ng buhok ang kamatis. Grabe siya. Cougar si Melanie, cougar si Melanie. Boy, basta ang gusto ko, lagyan mo rin ng cabinet yung kwarto ng anak ko. Kayang-kaya po, ma'am. Sukatin ko lang po muna ang paglalagay natin. Sige, panika na. Wala ka na doon. Ate! 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 May sasabihin ako sa'yo. Yung kapitbahay natin, ang dami-daming sinasabi tungkol sa'yo. Umiintuloy yung ulo ko. Ate, narinig ko, sabi pa naman, cougar ka daw? Cougar? Nakakainis, di ba? Pero, ate, ano ba ibig sabihin ng cougar? Tawag mo, naiinis ka pero hindi mo naman pala alam kung anong ibig sabihin ng cougar? Eh, sa tono kasi ng pananalita niya, mukhang masama eh. Ito talaga. Judy, huwag mo na lang silang pagpapansin kasi pag pinatulan pa natin sila, lalalang lalaki yun. Isa pa, tingnan mo, ako ba? Mukha ba akong naghahanap ng batang boyfriend? Ay, te. Te, huwag kang ganyan. May asim ka ba kaya? May asim? O amoy maasim na dahil ang init-init eh. Ma'am, kasukat ko na po. Sukat na na? Ah, sige. Doon ka na. Ma'am, kailangan ko lang po magdagdag ng gamit. Pero mura lang naman po yun, ma'am. Ah, okay. Sige, boy. Eh, bibili lang po muna ako, ma'am. Sige. Babalik na lang po ako. Ano, mainit pa ulo mo? Hindi, sure. Ito pala yung kailangan mo sa pambili ng cabinet, boy. Salamat po, ma'am. Kung kulang pa yan, tawagan mo lang ako. At daragdagan ko yan. Kasi alam mo naman eh, napakagaling mong magtrabaho para sa akin. Lagi mo kaming inuuna. Sige. Ingat! Oh! Call! Boy! Okay? Melanie? Grabe, call boy! Alandi-landi. Uy! Karen! Karen! Baliw! Rinig mo! Si Boy yun! Ako, pwede mo naman ako tawagan. Sino naman kasi ang maniniwala sa pinagkakalat ni Karen? Pabalis ka nga dyan! Ang ganda ng pintuan. Ang ganda? Nako ah. Nagdididikit ka na naman sa babaeng ito. Ah, buhay ka na pala. Ah, bakit? Namatay ba ako?
Ay, kala ko namatay ka mukha kasi na Agnes. Ano pala, Agnes? Ate, ang aga naman. Agnes agad. Lumabang ka, huwag ka magpatalo. An! Ha? Snake spring ka ba dyan? Ha? Palibhasa, snake ka. Yung mga gusto ko pang bagay naman sa kanya eh. Yung mga animal print, yung mga animal appeal, wild, fierce, endangered! Ganun! Sige, Jelle, i-project mo pa yung outfit mo. Sa pagtalon pa lang, kitang-kita, nalamang-nalamang siya. Sige, Jelle, talon. Grabe, grabe naman talaga. Pwedeng-pwede talaga itong model. Sige, i-project mo pa. Simple lang yung datingan, pero malakas eh. Diba? Ano? Yan na yun? Bakit? Ano? Paano? Kita-kits na lang later. Afangis! Be! Totoo yun! Nakita nyo ng mga mata nyo, lumipas! Ayoko nang mag-explain kay Karen, Dear Uge. Magmumukha lang akong guilty. Hahayaan ko na lang na tumigil na siya. Dahil hindi naman totoo ang pinagkakalat niya. Anak, hanggang dito na lang ako sa gym, ha? Sige po, hindi na po kayo mag-grocery, ma? Mag-grocery pa rin, kaya lang, ihatid ko pa ito sa laundry. Pero nag-iingat na din ako na may makita pa siyang eksena na pwede niyang bigyan ng kulay. Sige, anak. Okay po. Pasayin niyo na po ito, tatakbo na lang. Okay, sige. Ingat! Saan ba yung sundo ko? Tagal naman nun. Ay! Okay ka lang? Nung nakita ko ang posisyon namin, hindi ko napigilan na itulak siya. Baka kasi makita na naman ni Karen at malamang bigyan niya ito ng mali siya. Ah! Oh, okay na ako! Maraming salamat! At tulungan na kita! Hindi na! Bye-bye! Kakalat ni Karen. Pero, praning na ako, Dear Uge. Baka nga I'm sending an impression na malandi ako. At baka maisip nila na yun ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ng mister ko. Miss, are you okay? Huwag kang lalapit. May sore eyes ako! Kaya huwag ka nga dyan lumapit. Gusto mo bang mahawa ka? Ayos! Ma'am, okay lang po kayo? Oh! Okay lang. Ma'am, may ointment ako dito. Para sa muscle pain. Free sample lang. Gusto niyo ipahid ko sa inyo? Ah! Pwede ba? Wag na. Okay lang ako. Sige na. Umalis ka na. Bye-bye! Excuse me, miss. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Di ba sabi ko? Sorry. Sorry, akala ko yung ahente ng ointment. Ay, hindi. Ako yung gym instructor ni Marco. Ikaw yung mami niya, di ba? Oo nga. Ako nga si Melanie. Bakit? May nangyari sa anak ko? Ay, hindi. Walang nangyari kay Marco. Actually, Marco is doing great. Ang totoo, niyaya ko pa nga siya na sumali sa basketball team namin. Mabuti naman kung ganun. Mabuti naman at meron na siyang mga nagiging kaibigan dun sa gym. Oo, marami-rami na rin. Kaya, yun, sinama ko na sa basketball team namin. Pero ang totoong dahilan kung ba't po ako pumunta dito, may... Excuse me, ha? Nagkakausapin lang. Ay! Tumigil nga kayo dyan!
Melanie! Hi! Hindi ko alam, sumusunod ka pala sa amin. Hello! Karen, nakaakala mo, hindi ko alam yung mga pinagkakakalat mo tungkol sa akin. Ha? Ako? Nagmama ang maangat ka pa. May anak akong tao. Hindi ako malanding babae. Marumi lang talaga ang utak mo. Melanie, sorry ulit sa istorbo. Gusto ko lang sanang ibalik sa'yo ito. Ako pala ang madumi ang utak. Sorry. See ya. Ako daw madumi ang utak. Juvie, anong meron dito? Ate, pupunta kasi yung karpetero nating Pogi. Magpapapansin ako. Uy, Juvie, huwag mong papuntahin muna dito si Boy. Bawal! Bakit naman, ate? Hindi ba? Sinabi ko na sa'yo. Ayokong pag-chismisan ulit ako ng mga kapitbahay natin, lalo na yan si Karen. Mga ayokong meron siyang makikita ang lalaki na pumupunta sa pamamahay na ito. Nag-iingat lang ako. Kaya mula ngayon, bawal nang magpapasok ng kahit sinong lalaki dito sa tahanan na ito. Bawal ang water boy, bawal ang tubero, bawal ang karpintero. No, ate! Diba, ikaw naman mismo ang nagsabi sa akin na iyanan natin ang chismis kasi hindi naman totoo yung pinagsasabi nila. Eh, alam ko naman yon. Kaso nga lang, ayokong bigyan ng rason yung Karen Chismosa na yan na kung ano-ano pang chismis ang sabihin tungkol sa akin. Alam mo naman, nandyan lang sila sa paligid-ligid ng bakura natin. Hayaan na lang natin silang mas stiff-neck kakalingon nila dito sa atin. Basta wala silang makikita ang lalaki sa tahanan na ito. Hi, Ma. Ate. Ay! Ay! Galing ko kaming basketball ni Kuya Vince. Yeah, mag-merienda po sana kami. Nagutom kami, napagod kami. Merienda? Merienda? Anak, baka pwede sa labas na muna kayo mag-merienda kasi wala pa akong binibining grocery. Oo nga, bro. Nakakaya naman pati sa mami mo. Sa labas lang tayo kumain. Libre ko. Tara. Ah! Ha! Huwag muna kayong lalabas. Dito muna kayo. Bakit po eh? Gutom na kami. Manapagod kami. Anak, mainit pa kasi. Baka kasi ma-heat stroke kayo. Heat stroke? Umuulan sa labas? Juvie, pwede samahan mo muna sila dun sa labas? Sige na, doon muna sila sa lilim doon. Magpahinga, tapos na, order na lang ako ng food para sa merienda nila, para delivery dito. Sige na. Okay, sige na. Let's go, anak, boys! Samahan mo na si Vince. Please, samahan mo na, please. Please, samahan mo na. Sige na, Juvie. Please. Kailan po yung balik ni Kuya Boy? Sabi niya busy siya eh. Kaya hindi mo na siya makakapunta. Ma, tingnan mo ako. Si Kuya Boy mismo yung nagtitext sa akin kung kailan niya natatapusin yung cabinet. Paano siya naging busy? Ako ata yung busy. May nakalimutan lang akong gawin, ha? Ma! Akala ko po ba walang secret sa atin? Wala nga. Ano ko ba ito sasabihin sa'yo? Kasi, anak, alam mo, ayoko munang magpapunta dito ng kahit sinong lalaki sa bahay natin. Dahil alam mo na, nag-iingat ako, ayokong mapag-isipan ng kung ano-ano ng mga taong nakapaligid dyan. Teka, Ma, ha?
Eh, bakit niyo pinoproblema yung iniisip ng ibang tao sa inyo? Eh, wala naman kayong ginagawang masama. The best kaya kayo. Bakit may nagchichismis sa inyo, Manny? Sabihin niyo nga sa akin. Oh, wala naman. Actually, ang sweet nga na sinabi mo eh. Promise, hindi na rin ako mag-hide ng kahit anong sekreto sa'yo. Eh, speaking of secrets, ma. Pwede na po ba manligaw? Ha? Ikaw manligaw na? Ayos lang naman. Basta huwag mong papabayaan yung pag-aaral mo, ha? Oo naman, ma. Alam niyo naman, siyempre, gusto ko maging proud ka sa akin. Alam niyo bakit? Kasi proud na proud ako sa inyo. Totalaga ng pola pa. Pinayagan na nga kita dyan, manligaw eh. Obvious pala. Lina, magpahinga na tayo. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Marco, Dear Uge. Bakit ko naman dapat isipin ang sinasabi ng iba sa akin? Ang mahalaga kung ano ang iniisip ng anak ko sa akin. Kaya pumayag na ako na bumisita si Vince sa bahay namin. Dear Uge, masaya ako makita si Marco with Vince. Maganda para sa anak ko ang magkaroon ng role model. Kaya dead man na sa pinagkakalat ni Karen, ayoko na siyang isipin pa. Hindi naman siya part ng family namin. Siya ba yung nililigawan mo? Si Clara? Ate naman? Huwag mo naman ipahiya si Marco. Kamag-alala, Ate Juvie, okay lang yun. Eh, nasabihan ko naman na to si Clara na palabiro lang talaga yan si Mama, di ba? Alam mo, napaka-familiar mo sa akin eh. Teka. Model ka, no? Ma! Ano ba? Anak siya ni Tita Karen. Anak siya ni Karen? Ang taas naman ng reaksyon niyo, ma. Ako siguro hindi niya lang talaga naalala si Clara kasi hindi naman lumalabas palagi ito eh. Kaya nga lagi ako nandun sa bahay nila, tumatambay eh. Lagi ka nga kinakamusta ni Tita Karen sa akin. Anak ng pating, Dear Uge. Ginagawa pang spy ni Karen ang anak ko. Ako ng bulaklak, nabili ng bulaklak, dadaan ng borta, bibili na! Bili kayo para sa Joe! Ayan, hindi bibili ng bulaklak sa atin, ikaw kasi! Oh, nagtitinda kayo dito? Ay, opo, naglalako kami ng bulaklak, dali na! Buti pinayagan kayo? Eh kasi nga, jowa ko yung may-ari nito, no? Ay, ngaling, hindi totoo yan. Ah, Kuya Borta, bumili ka na nitong bulaklak. Oo nga. Sige, magkano ba isang dosena? Ah, 3.5. 3.5? Apo! Mahal naman. Baka 3.5? Ay,
imported kasi ito eh. Bakit? Saan ba galing yan? Sa Ecuador. Ecuador? Yes. Oh, malapit sa Tagaytay. Ecuador corner, Tagaytay. Sige. Isang dosena. Ay, isang dosena? Oh. 3,500 ba? Pwede ba 3,000 na lang? Naku naman, Kuya Borta. Nagbayad pa kami sa toll. Tapos 3,500 na ate! Oh, sige. Kuya Borta, ang cute mo. 3,500! Basta pagandahan po, ha? Opo, 3,500 po, 3,500! Magandang-maganda po. Pinantahan ko si Vince para tanungin kung seryoso ba si Marco sa anak ni Karen na si Clara. Vince! Ay! Buti na lang natagpuan kita dito. Alam mo, gustong-gusto talaga kita makausap eh. May tatanong sana ako sa'yo. Ay, papunta na sana ako sa inyo ngayon eh. Talaga? Ay... Ano yung tatanong mo? Bumibili ka ng bulaklak? Ako. Ito na po! Ito na po! Ah! 3,500 po, 3,500. Alam ko na yan eh. Alam mo, hindi mo na kailangang itago yan sa akin. Alam mo na? Oo naman. Hindi ko nga alam kung dapat bang pigilan. Pigilan? Bakit naman? Pero alam mo, siguro tama ka nga. Hindi dapat pigilan kasi pag-ibig na talaga. So, okay lang sa'yo? Ano naman magagawa ko? Ano naman ako magagawa? Hindi ko pwedeng pigilan, di ba? Magkano ba yan? Ako na lang yung magbabayad yan. Magkano ba? 3,500! Eh, di ba kasi dadalihin mo yan dun sa bahay namin para ibigay mo kay Marco, tapos si Marco naman, ibibigay naman niya kay Clara. Ay, hindi. Hindi ko ito binili para kay Marco. Para sa'yo talaga to. Para sa akin? Bakit? Eh, kasi... gusto sana kitang ligawan. Oh! Akala ko alam mo na. Akala ko ba magbabayad ka? 3,500. Hindi ko pa nga alam ang gagawin ko kay Clara, dumagdag pa tong si Vince, Dear Uge. Sinabi ko na lang muna sa kanya na hindi niya ako pwedeng ligawan. Merienda ka muna, anak. Sige lang, ma. Mamaya ako na lang kakainin to, ah. Kasi medyo nakakabusog pala tong shake na tinuro sa akin ni Kuya Vince. Paano itimple? Masarap. Try niyo, ma. Alam ko masarap yan. Oo nga, ano? Speaking of Vince, saan kaya yung tawagan ko lang? Hello? Kuya Vince, oh. Asan ka ba? Tara dito sa bahay. Ah? Busy ka? Maraming ginagawa. O di bali, sige. Next time na lang. Sobrang busy mo na. Ate, hindi mo lang lang kasi sabihin ng totoo kay Marco kung bakit hindi dumadalaw dito si Vince. Ayokong sirain yung relasyon nila. Ate, ganun na nga yung nangyayari. At saka, bakit ba ayaw mo mapaligaw kay Vince? Pogi naman siya. Mabait. Jackpot ka na nga dun eh. Maka-jackpot ka naman? Bakit? Bulok na ba itong itsura ko? So, hindi mo lang talaga type si Vince. Juvie, alam mo naman ang priority ko yung anak mo si Marco, di ba? Eh, nag-aalala nga ako sa kanyang love life eh. Tapos love life ko pa asikasuhin ko. Ate, hindi kaya baka iniisip mo lang yung mga chismosang kapitbahay dyan. Tema! Ingit lang yun sa'yo! Ayoko na nga silang pag-usapan. Pero may point si Juvie, Dear Uge. Dapat maging honest ako sa anak ko.
Anak, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman po, ma. Ba't nagtatanong pa po kayo? Alam mo, hindi ko kasi alam kung paano ko ito sasabihin eh. Ano nga ba? Bakit ma? Kung tungkol kay Clara po yan, huwag kayo mag-alala, hindi ko na po tinutuloy yung pangliligaw ko sa kanya. Bakit? Eh, wala ma eh. Napansin ko kasi na magkaiba kami. Pagka-chismosa kasi sa so. Chismosa? Hmm. Mana sa nanay. Ano po ulit yan, ma? Wala. Di ba, walang sikreto sa ating dalawa. So, sana, pag sinabi ko to sa'yo, huwag sana magbago yung relationship mo kay Vince. Ba't naman huwag magbabago, ma? Ano kasi, napansin ko lang na hindi na pumupunta dito si Vince. Parang alam ko na rin kung bakit hindi siya pumupunta dito. Kasi, Juan. Para sa'yo talaga ito. Ano sa akin? Gusto sana ito nigawan. Siya sa akin. Alam ko na po yun, ma. Alam mo na? Oo. Kaya nga lagi ko siya iniimbitahan dito sa bahay. Ano? Ibig mo sabihin? Eh, hindi ka galit? Okay lang sa'yo na namanligaw siya sa akin? Ma. Ba't naman ako magagalit? Eh, siyempre ang gusto ko, happy kayo. Saka, mukhang mabait naman talaga si Kuya Vince, so bakit hindi niyo siya bigyan ng chance? Anak, kung magsalita ka, napaka-mature mo naman. Siyempre naman, ma. Kayo kaya nagpalaki sa akin. Me and Vince started dating na, Dear Uge. Alam kong malayong agwat ng edad namin. Pero sabi nga nila, age is just a number. Oh, Diyos ko po! May hawak-hawak sa buhok! Ano ba yan? Wala na akong pakialam sa sasabihin ni Karen, mamatay sila sa inggit. Sabi ko, tigil-tigilan nyo na yan. Alam nyo, walang lunas dyan. Pagkukusa lang at saka nakamamatay yan. Ako, nakakatakot tama, yun. Tama. Oo, yan hindi ko inimbento. Sa kanya talaga nang galing. Yes, may gusto ka bang idagdag? Hindi, pero nakakatuwa nga po dahil ngayon, nabawasan na rin yung chismis tungkol sa akin tsaka dito rin sa babe ko. Ano ba naman yan? Ayan, hindi ko inimbento. Narinig nyo, babe. Babe talaga. Oh, babe talaga. Ito talaga, baby mo ito. Ito, baby ko talaga to. Yes, Marco. Ano naman ang, alam mo yung kailangan nating marinig kung ano naman ang
voice ng ating mga anak, di ba? Ano naman ang masasabi? Ako po para sa akin, basta masaya si mama, masaya na rin ako para sa akin. Oh, sweet naman! Thank you for sharing your story to us. Thank you so much, nakakatuwa ang kwentuhan talaga. Thank you. At yun naman talaga ay hindi chismis. Dito sa Dear Uge ay laging may kakwentuhan tayong mga loyal viewers na babatiin natin ngayon. Si Sohaila Hassan from Davao City. Christian Cachilar ng San Carlos, Pangasinan. Si Lovely Grace Gilliana ng Cagayan de Oro. At si Ashley Nicole Tol ng Cebu City. Okay, patuloy lang po. Ipadala niyo yung mga shout-out. At kami ng bahala dyan, Twiggly Ko, dito lang sa Dear Uge! Thank you. Ay, kinikilig lang wala ka sa inyo. Ay! Tutulong sa'yo.